Magandang tanghali mga kalansi at maagang pagbati ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Ako po si Mark Malitan mula po sa Civil Service Institute. At ako naman po si Munda Nipog mula sa CSC, Public Assistance and Information Office. At welcome po mga kalunchi sa last episode natin para sa taong ito. Naku Mark, alam kong abala na po silang lahat, di ba? Abala na po kayong lahat sa end of December, kaya medyo inagahan po natin ang ating episode ngayon. Correct. At napakaraming nangyari ngayong 2020. Napakarami ding interesting topics ang inilahad po sa inyo ng LunChat with CSC. At ang topic nga po natin sa araw na ito ay magpapaalala sa atin na wala nang hihigit pang regalo ngayong Pasko kundi ang pag-ibig. Nabanggit po natin last time na magde-dedicate po tayo ng isang episode para sa 18-day campaign to end violence against women. At ito na nga ang episode na yon. Tama ka dyan, my friend. And we hope that by featuring this topic, no, we can remember amid all the celebration and merriment this Christmas that there are still those who still hunger for love and affection, diba, my dear friend? Meron pa rin pong mga tao na, yun nga, nakakaranas pa rin ng karahasan hanggang sa ngayon. Correct. And just imagine a world kasi na talagang punong-puno ng pag-ibig at ng pag-asa, then this will be a really a safe place para sa bawat isa. So to enlighten us po on that topic, may mga makakasama po tayo sa ating mga talakayan ngayong araw. And at this point, we'd like to encourage you to share this video to your friends and colleagues to raise awareness about this campaign. Magbabalik po kami sa ilang sandali lamang. Welcome to LunChat with CSC. Catch up on the latest CSC policies, programs, announcements, and HR tips. Grab something to eat or drink and chat with your hosts, Mark Malitan and Munda Nipog. Tune in by Facebook Live on our Facebook page. Nakatutok pa rin po kayo sa LunChat with CSC at tulad ng sabi natin kanina, tatalakayin po natin sa araw na ito ang 18-day campaign to end violence against women. Yes, ano nga ba ang kahalagahan ng kampanyang ito? Bakit ba natin siya kailangan pag-usapan ngayon? At paano tayo magiging bahagi no ng advokasyang ito? Sorry. Ng kampanyang ito laban sa karahasan sa mga kababaihan. Sasamahan po tayo ngayon ng CSC Director 3 ng Civil Service Institute at CSC GAD Chair for External Relations na si Ms. Lucy Burns Ramos. Magandang tanghali po, Director Lucy. Yes, Moon. Tanghali sa inyong dalawa, Mark and Moon. At magandang tanghali din sa ating mga tagapanood. Alright. At syempre po, bukod kay Director Lucy, kasama rin po natin mula sa Philippine Commission on Women, si Atty. Kristine Yuzon-Chaves, the Executive Director ng PCW. Magandang tanghali po, ED Kristine. Hello! Hello to you, Ms. Moon and Sir Mark and Director Lucy and to all our viewers this morning. And we're really blessed to have you, ma'am, in this episode kasi alam namin na sobrang importante na itong 18-day campaign to end violence against women. And we're grateful na yung head of PCW ay kasama namin ngayon. Diba, Mark? Correct. Napaka magandang pag-usapan. At syempre, sana ma-share talaga ito ng ating mga kasama na yung nanonood po ngayon para ma-raise natin yung awareness on this campaign. Yes. Alright. So, para nga po sa lahat ng ating tagapanood sa araw na ito, can you do of the 18-day campaign to end VAW at paano po ito nagsimula at ano nga po ba ang puso ng kampanyang ito. Siguro simulan natin kay Atty. Kristine.
Yes. Yeah, okay. Sir Mark and Ms. Moon, we started this campaign in 1991. It started internationally, no? And then the Philippines just caught on in 2002. It started as a 16-day campaign to raise awareness about violence against women. Later on, during the time of President Gloria Arroyo, This campaign was extended to 18 days and it included November 25, which is a very historical date because this was the time the UN protocol on suppressing trafficking in persons was also signed. So that's how it started. All right. Ayan. Thank you po, Edi Kristine. At syempre, question for Director Lucy, no? Ma'am, bilang CSC, Gender and Development Chair for External Relations, ano po ba ang gampanin ng Civil Service Commission sa kampanyang ito? Okay. Moon and Mark, sa loob ng mahabang panahon, naipakita ng CSC ang suporta sa campaign na ito. Naglabas tayo ng maraming policies and at the same time, nag-conduct tayo ng mga learning and development programs. Kabilang dito, of course, yung rules on administrative cases in the civil service which was issued in 2017. It lays down procedural guidelines at saka nagkaroon ng mga substantive provisions for disposition of both disciplinary and non-disciplinary cases at kasama ito dito ang sexual harassment cases. And then, of course, we are continuously conducting training programs on sexual harassment and gender and diversity all over the Philippines. Kasi sa buong Pilipinas, in our regional offices and at the same time sa central office, marami tayo na mga resource persons on this training program. Mm-hmm. And then of course, CSC has also formulated the rules on sexual harassment. And that was, if I'm not mistaken, that was in 2002 pa. Yes. And diba? Ganun na siya katagal, in fact. At ngayon nga, ay kasama na rin siya sa revised administrative cases in the civil service, which what we called RACs, ano? At ngayon nga yan ay naging RACs na. Of course, kasama na yan dyan. Mm-hmm. And we are also in the process of revising the rules on sexual harassment. Kasi ngayon dati, medyo matagal na yon. So ngayon, kailangan i-update. Yeah, kailangan nang i-update, especially doon sa Safe Spaces Act. May bago na kasi. So maiiwan tayo. So dapat na rin nating i-revise at i-update. So yung mga importanteng kaganapan or suporta na ibinibigay ng CSC dito sa 18-day campaign. And of course, we have been seeing na nag-start din tayo, 'di ba? May kick-off din tayo and we're showing it dyan sa website natin. You know, this is also to encourage everyone in the bureaucracy na meron tayong mga ganitong programa. Alright. At saka i-share ko lamang din po, Director Lucy, ano, dahil nga kahit ngayong panahon ng pandemic, nag-o-offer si CSI ng online courses tulad ng nabanggit nga ni Ma'am. At isa nga dito, nakaka-batch 2 na nga po tayo doon sa gender, diversity, and social inclusion. So, correct. Ang ganda-ganda din ng initiative na yon. Oo. Ang ganda, naka-attend pala ako noon. Naka-attend po ako noon ng GEDC, pero before the lockdown. So face-to-face pa po yun noon. At naka-face mask and face shield na kami noon. Pero ngayon, continuously, we are conducting and we have converted that, yung mga programs nga, online. For online learning. Yes. That's really good. And I think isang malaking milestone din, no, yung mapasama yung sexual harassment sa taxonomy of cases. And that makes it easier for those who are experiencing harassment in the workplace to file like formal cases and complaints against the perpetrators, di ba po? Yes. And Attorney Kristine, para po sa kaalaman din ng lahat, ano-ano nga po ba yung iba't ibang uri ng karahasan na nararanasan ng mga kababaihan?
Under our our law, the RA 9262, this is the specific law for violence against women and their children. Kasama ang children dito sa law na to. There are four kinds of violence that can be committed. First is yung physical abuse. Second is yung sexual abuse. Third is psychological abuse. And the last one is economic abuse. So apat yun. Ah, all right. So dapat maging maliwanag po sa ating mga viewers na hindi lang ito naka-focus sa physical abuse, yung pananakit ng physical sa ating mga kababaihan, dahil tulad ng nabanggit niya po ni attorney ay may iba't ibang klase ng abuse, kaya lalo yung psychological, yung mga binabanggit ng ating mga bibig at paninilang buri din sa mga kababaihan ay kasama din po dito. All right. Yes, tama ka dyan, Mark. At Attorney Kristine, no, tanong namin kasi for sure itong pandemic na to, talagang first time natin lahat na ma-experience. So anong bago sa 18-day campaign to end VAW ngayong taon, no? Na lahat tayo naka-lockdown or naka-community quarantine. So paano po sinusulong ng PCW yung campaign ngayon sa panahon natin? What we did in PCW is first to strengthen our VAW referral system. This is undertaken by the IAC VAW C Secretariat, because PCW is the IAC Secretariat. So right now we receive calls through email or phone calls from women who are victims of abuse, and we refer them to the appropriate agency who can respond to the particular concern nila at that moment. We are also strengthening and doubling our efforts on strengthening our barangay VAW desk, because we believe kasi dapat yung ating mga barangay are the first responders ng ating VAW cases. Yes. So dapat sila fully capacitated to address and to help our victim survivors. So right now that's what we are doing. Dapat strengthen yung ating barangay VAW desk. So yeah. Dapat, attorney, meron talagang VAW desk in each barangay? Yes, this is a mandate actually by DILG that all barangays have to have a barangay VAW desk. Alright. Yeah. And syempre mahalaga na merong attendee doon sa desk po na yon, mga ka-lunch. And attorney Kristine, sorry ha, babalikan ko lang yung mga different types nga nung karahasan na nabanggit nyo kanina. Kasi isa dito, pagkakaalala ko, yung economic. Ano yung example nitong karahasan po? Economic na abuse. Yes. Kasi yung for example, the husband and the wife, they are both obligated under the law to support each other. So minsan it is the husband who is earning, no? And then sometimes to manipulate or to control the wife, the husband will withdraw economic support or financial support just to manipulate the wife. So that is one form of economic abuse. You can also say that it falls under economic abuse if the husband will deprive the wife from engaging into any valid profession. Ayaw niya mag-work yung kanyang asawa. And there is no valid reason for that. That qualifies as economic abuse under 9262. Mm-mm. At napakahalaga rin nung nabanggit ni Attorney Kristine kanina na bawat barangay may VAW desk, especially ngayon nga na we are on community quarantine, karamihan nasa bahay, and those women who experience domestic violence ay mas vulnerable, no, sa panahon natin ngayon, di ba, attorney? Yes, they are more vulnerable ngayon. So it's dapat talaga strengthen yung ating barangay VAW desk. And of course, the hotlines natin for VAW, dapat this is properly disseminated in the community para yung ating mga women victims will know kung saan sila tatawag or where to go whenever they are victims of abuse. Mm-hmm. Correct. And mahalaga rin sana, no, na ma-maintain po natin dito nga sa mga barangay na ito na hindi threatening yung environment
especially dun sa ating mga kababaihan. And how about Director Lucy dun sa workplace, lalo na yung sa public sector, may mga cases din po ba ng sexual harassment? Pwede niyo po bang sabihin sa ating manonood kung ano ang nagawa ng CSC para maibsan o tuluyang matanggal ang ganitong karasan sa workplace? Okay. Yes, Mark. The answer is yes. Kung meron sa private sector na sexual harassment in the workplace, meron din sa atin, sa gobyerno. In fact, if we're going to check yung record ng Civil Service Commission, and this is nationwide, ha? Starting 2015, meron tayong 31 cases ng sexual harassment. At 13 dito ang nadesisyonan ng CSC, which means merong naparusahan yung 13 who were found guilty of the cases on sexual harassment. In 2015, meron tayong 4 na nadesisyonan. And then, noong 2016, merong 2, 2017, 4 uli, 2018, merong 3, and then 2019 and 2020, wala. So, it just shows na meron talaga, although of course, yes, alam natin na hindi pa ito kompleto. In other words, maraming cases na maaari hindi lang nagre-reklamo. Nare-report. Or hindi lang nagre-report yung mga na-biktima. So, on the part of the Civil Service Commission, sabi mo nga kanina, ano naman yung ginawa ng CSC para maibsan or tuluyan ng mawala itong mga ganitong cases? Malaki ang naitulong. Una, nung training natin on sexual harassment and GAD. Malaki ang naitulong niyan para mag-create ng kamalayan, hindi ba? Yung awareness na katulad nga nung sabi kanina ni Attorney Kristine, paano at kailan pwedeng masabi na sexual harassment? Yung awareness pa lang ay malaking bagay kasi hindi natin alam. Hindi alam ng mga kababaihan na sexually harassed na pala sila sa opisina. Yes. Hindi nila alam kung alin ba yon, kahit yung sa mga, lalo na nung nausaw yung mga text messages, you know. Hindi nila alam na pwede na nagko-constitute na rin pala yun ng sexual harassment. Yung mga pagtingin-tingin lang sa kanila ay sexual harassment na pala yun. More so, kung talagang meron na tong physical. So yung mga training natin, sa kamalayan pa lang, you know, yung awareness level, magandang bagay na. At naipinakita rin natin na hindi lang natatapos sa kamalayan, hindi ba? Dahil pwede na at meron na tayo na mga iba't ibang proseso na inilahad din natin doon sa at pinakikita nasa batas at pinakita rin natin doon sa mga trainings that we are conducting. Merong proseso, and then paano sila magsusumbong, at mayroon na rin makinarya na sa kanya-kanyang ahensya na pwede nilang lapitan, lalo na kung merong mga ganito na mga tao sa kanilang mga ahensya. And then of course, yung ipinresent ko kanina, 'di ba, sabi ko merong 13 cases na decided ang Civil Service Commission since 2015. Ito ay magandang senyales dahil yung mga decisions na ginawa ng CSC, it created awareness on the consequences if ever a public servant commits this offense. Ipinakita natin na seryoso ang Civil Service Commission. Yes. At meron talagang kaparusahan. They cannot get away with it. Diba? At yun eh, kasi, you know, may takot, 'di ba? May takot yung mga nabibiktima, at maaring kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. O eh ngayon, meron na tayong mga decisions. Therefore, they have to be careful. So yun ang nakita ko na magandang nagawa ng CSC para dito sa mga bagay na to. But of course, I'd like to emphasize na kahit nga ngayon na meron na tayong
meron tayong pandemya at tinutuloy pa rin natin yung mga programa na nabanggit nga ni Mark na nagpapaalala sa atin. You know, it's so difficult now dahil nga pandemya. Ito kasi nagkikreate ng stress, di ba? Kaya nga rin kahit sa household, nagkikreate ng stress eh itong pandemya, lalo na't palaging magkakasama. And you know, we're having difficulty in situations, di ba? Kaya ito, nagkikreate ng awareness na eto, meron pa, at nagre-remind ito sa atin na meron tayong ganito, baka nakakalimutan na natin na pwede tayong supportahan. Yes, thank you very much Director Lucy sa paglahad no ng mga nagawa na rin ng CSC. Marami-rami na rin, 'di ba? At napaka-importante nga yung awareness level pa lang. Naalala ko 'di ba sa onboarding pa lang, when we onboard employees sa CSC, meron na agad na ganoon. Gender sensitivity, mga ganyan na seminars and training. So maraming salamat po Director Lucy. At umpisa pa lang po yan ng talakayan natin. My friend, ang dami pa nating pag-uusapan. Pero ang dami na nating natutunan sa first part pa lang ng ating programa. No? So, natutunan natin mula kay Attorney Kristine kung tungkol saan nga ba itong 18-day campaign to end vow at kung ano ang puso ng advokasyang ito. At nakapag-share din ng ilang datos si Director Lucy tungkol sa current situation ng violence against women sa ating bansa at sa ating workplaces. So, sa susunod, sa aming pagbabalik, my friend, ano nga abangan? Yes, alamin naman po natin kung paano tayong lahat magiging bahagi o makikiisa sa kampanya laban sa karahasan sa mga kababaihan. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalalang ito galing sa Philippine Commission on Women. As we observe the 18-day campaign to end violence against women or vow from November 25th to December 12th, we ask you, Lord, to look with kindness upon all of us who are gathered here. Fill our hearts and minds with love, wisdom, and courage as we face our daily lives. We pray for all women and girls who suffer from domestic violence, rape, incest, sexual harassment, trafficking, prostitution, and other forms of violence. May they have the courage to break their silence, find protection, healing, and justice. We pray for the perpetrators of vow that they may learn to respect women and girls and stop the violence. O loving Father and Mother, send us your Spirit so that everything that we do will be done with love and respect for our fellow humans. Regardless of age, sex, class, ethnicity, and ability, O powerful God, develop in us a high regard for the thoughts, feelings, and experiences of everyone, and bestow on us the capacity to promote, protect, and fulfill the rights of women and girls. Almighty Creator, grant us the strength to stand up against all forms of violence happening to women and girls, the sharpness to recognize a silenced victim of vow, the courage to speak up against vow, the resourcefulness to help a victim of vow, and the resolve to never commit any form of vow. For all of this, we implore your guidance. Amen. Paatuhon, balik at ulo, kita kwetan, may wang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ayan, kami po ay nagbabalik dito sa LunChat with CSC. Kasama niyo pa rin po kami, Moon and Mark, at syempre kasama pa rin po natin mula sa Philippine Commission on Women, si Attorney Kristine Yuzon-Chaves, at mula naman sa Civil Service Commission, si Director 3 Lucy Ramos.
Correct. Ako, naalala ko lang bigla yung video na isinow natin during the break. Yung tagging doon, hindi nakakamacho ang sangka-abuser. Yes, at ang pangbabastos, di ba? Correct. Siyempre po, kanina bago tayo mag-break, napag-usapan po natin ang tungkol sa kampanyang ito at tinalakay din ang iba't ibang uri ng karahasan at ilang datos na nagpapatunay na ang violence against women ay isang ongoing social issue na dapat nating harapin. Kanina nga ang prayer ko talaga na maging zero yung number of cases dito sa mga violence ito kasi parang yun, safer place, tapos this world is really a better place to live with, na para hindi lang sa generation natin kundi sa mga susunod na generation. At this point in time, tutungo naman po tayo sa kung ano nga ba yung mga paraan kung paano nga ba natin ito malalabanan. Paano ba makikisa sa kampanya ang bawat Juan at Juana? Okay, Attorney Kristine po. Okay. As you know, our recurring theme sa PCW in this campaign is that vow starts with me. So it means that we have to educate ourselves to respect all men and women. We have to recognize that both men and women are equal. And so we have to learn how to respect women at all times. Recognize that women are not inferior to men. And so, but it does, sad to say that until now, there are still a lot of people who do not respect women as equals of men. So we have violence against women. So what I can say is that for women who are victims of vow, I hope that you will learn to stand up for your rights. You come out, you go to the authority, or at least any one of your family or your friends, you report the incidents of abuse so that you can, we can help you. As for the men, we are encouraging all men never to condone and never to commit violence against women. So I enjoin everyone to help us in raising the awareness about vow and to help us disseminate the information as to the laws protecting women, the services that are available to help our victim, our women victims, and to help us also strengthen our system for the prevention and response of violence against women. Thank you very much po, Attorney Kristine. Meron po bang pwedeng tawagan na hotline? Halimbawa, marahil meron sa ating mga tagapanood. Huwag naman po sana, no? Sana wala. Pero kung meron pong mga nanonood sa atin ngayon, no? Na nakaka-experience ng violence against women, saan po pwedeng lumapit or tumawag? If we can flash it here in the screen, we have collated several hotlines for the hotlines for violence against women. If it's not here, they can visit our website, pcw.gov.ph, for the hotlines which we have collated where they can call. Saan sila pwedeng tumawag in the event that they are victims of vow. Yeah. All right. At napakahalaga no, na talagang you have the courage to tell really the truth. Kasi nga, kailangan din natin pong sugpuin ito. At syempre, paano naman natin din masisimulang sugpuin ito kung walang nakakapagsalita din. So, you have to stand for your truth talaga para nga dito sa ating campaign na ito. At sa public sector naman po, Director Lucy, ano po ba yung mga mahalagang paalala ng CSC kaugnay ng campaign to end vow? Okay. Mark, kanina ang sabi mo, ang prayer mo sana ay mawala na ito, no? Mawala na itong mga cases natin ng violence against women. Syempre, gusto rin natin talagang mangyari yan kasi hindi maganda para sa atin, lalo na sa mga kababaihan. Kung mapapansin natin,
itong campaign na ito ay medyo matagal na, na nabanggit nga ni Attorney Kristine. At yung theme, which is Wow Free Community Starts With Me, nakaset yan from 2016 to 2021. That's 5 years. Matagal, hindi ba? But it's because alam natin na hindi madali na ma-achieve natin yun. It cannot happen overnight. At yan ay dahil maraming factors, kabilang na ang stigma, reputasyon, family-centeredness, which is one of the strengths of Philippine character. Gusto nating ipaalala sa lahat, meron na tayong batas tungkol dito. We have RA 7877. Yan yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995 pa nga eh. At marami na rin lumabas na issuances at mga batas tungkol dito. At meron ding pulisiya na inilabas ang CSC that will protect women. So, let us not be afraid to come out in the open. Tayong mga kababaihan, panahon na para tayo ay huwag matakot at magsalita na. Alright, yes. maraming salamat po ha, Director Lucy at Attorney Kristine. At syempre, bago po natin sila hingan ng huling mga mensahe, ayan, nakikita natin sa screen yung mga hotlines. Sorry, medyo nahuli. Oo, ito po yung mga hotlines na pwede nyong tawagan. So, napakahalaga po nung sinabi ni Attorney Kristine and Director Lucy, no, to find our strength, lalo na yung mga women, no, to stand for our rights and to stand for our truth. Ayan. So, sana po i-take note po natin yung mga numbers, yung mga hotlines na naka-flash sa ating screen. Moon, yes. in addition to the hotlines, our victim survivors can also go to the barangay vow desk. They can also go to the women's desk ng lahat na yung ating mga police stations kasi may mga women's desk din doon. Mm-mm. So if they're a victim of vow, they can either go to the police station or the barangay. We have women officers there who are ready to cater to them. All right. Yeah, let's all work together. Yeah. Mm-hmm. At yes. Syempre, hihinga natin ng mga final message si Attorney Kristine at Director Lucy. May papanood lang tayong isa pang mahalagang video tungkol nga po dito sa campaign na ito. Oh!
Yan. Violence against women throughout the life cycle. Napaka makabuluhang video po hatid sa atin ng ASEAN. We'd like to hear your thoughts on this, Attorney Kristine and Director Lucy, and maybe we can get final message, no, inspirational message from you para po sa ating mga taga-subaybay ngayon. Sige po, start po tayo kay Director Lucy. Napakaganda ng video na ipinakita sa atin. Realities ng buhay yung nakita natin. Realities of life to some, if not all, but I'm sure at any point in our lives ay naki-experience tayo ng kahit anuman doon sa mga ipinakita. Di ba? Alam din natin na marami pang mga kababaihan at kabataan na nakakaranas ng karahasan. Patuloy ba tayong mananahimik? Patuloy ba tayong magsasawalang kibo? Panahon na para tayo ay magsalita. Panahon na upang bigyan natin ng dignidad ang ating mga sarili. Let's do our share to end violence against women and children. Maraming salamat po. Thank you very much po for that wonderful words, Director Lucy. At ngayon naman po, si Executive Director, Attorney Kristine Yuzon-Chaves ng Philippine Commission on Women. That video was very powerful, no? It's very moving. Naiyak ako when I saw it. Yeah, that segment nung that girl who was pregnant during her teenage years, 'di ba? Sabi niya, I'm alone, no one to talk to. I feel that there are several women and girls who feel that way, and they shouldn't be feeling that way. They should know that there is a community, there is a government behind her who is ready and willing to help her. So I'm encouraging everyone, if you are the victim of abuse, do not feel alone. You come out from your silence and you seek help. As I said kanina, seek help from your friends, in your family, or from the government authorities. May tutulong sa'yo.
For the others, you may not be a victim of violence, but maybe you know someone who is. I enjoin you to be a friend, to be that friend, to reach out to that friend and talk to her about her experiences and help her voice out the incidents of abuse, help her bring it to the proper authorities so that we can act on it. Maybe it's time. It's time to come out. Yes. Thank you very much po, Attorney Kristine and Director Lucy, for your time. Ayan. Napaka heartwarming po ng messages and encouraging for sure, di ba, Mark? Correct. At saka maraming salamat din sa panahon po na ibinigay niyo sa amin para nga dito sa mag-create ng awareness and appreciation sa campaign na ito. Nasamahan niyo din po kami sa huling episode ng LunChat para sa taong 2020. At napaka-meaningful ng naging episode yes. natin before the end of the year. Kasi at the end of the day, what we wanted and what we deserve naman is to have mm-hmm. a better and a safer place for everybody. At yung yes. tulad niya nung sa tagline is, it should start from our mga sarili. Talaga namang yung respeto, yung pag-ibig. Punuin po natin ng pag-ibig ang ating mundo. And definitely, we will have a very, very wonderful place. So, ang dami po nating natutunan sa naging episode natin today. Thank you very much again, Attorney Kristine and Director Lucy. Thank you very much po. Thank you to you too. And advance greetings of Merry Christmas and Happy yes. New Year. Happy Holidays. And Happy New Year. Ayan, my friend, no? Talagang napaka importante na naisingit natin tong or hindi naman naisingit, talagang pinlano natin na i-dedicate ang ating last episode for this year para sa 18-day campaign to end violence against women. And we do hope, no, mga ka-launchy, that by featuring this topic amid this Christmas season, we remember in our prayers and thoughts those who continue to experience violence, whether at home or outside, diba? At syempre, higit sa lahat, natutunan natin ngayon na wala nang hihigit pang regalo ngayong Christmas, kundi pag-ibig. Paulit-ulit na kami ni Mark na sinasabi, no? Pag-ibig. If only we can be kinder and more loving towards one another, we can make each day more bearable. Kasi ang hirap na nga ng sitwasyon natin ngayon, diba, my friend? What more, no? Kung hindi pa tayo loving towards one another. So, ayan po, napakahalagang mensahe. Correct. At isa na nga po sa pinakasimpleng magagawa ninyo para nga makatulong sa kampanyang ito ay i-share ang episode na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, mga katrabaho. Ganon din, bisitahin po ang website or Facebook page ng Philippine Commission on Women para sa iba pang mga impormasyon kaugnay ng advokasiyang ito. Together, let us work toward a vow-free Philippines. Right. At dyan na po nagtatapos ang aming huling episode ng LunChat with CSC para po sa taong ito. Again, I am Munda Nipog from CSC Public Assistance and Information Office. And my name po is Mark Malitan from the Civil Service Institute. Wishing you a Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, maraming salamat po!